Hello, good morning mga ka-Jack. Kasama natin si Jack Isigel. Tayo po ngayon ay may ginagawang sasakyan. Ito po ay Nissan Sentra mga ka-Jack. No? So, Nissan Sentra, pagka around 80 to 100 kilometers, umuugong po siya. Ano ho ba yung cost? No? Maaring maraming mga cost yan mga ka-Jack. Itong tinatawag na wheel bearing natin, itong wheel bearing po natin, yan lang ang mga cost dyan eh. O yung tinatawag na shop natin, yung sa may velocity. Ipakita ko mga ka-Jack, kasi nung dinayagnos natin, kinik natin, inobserba natin, may napansin tayo. Ito pa. So ito mga ka-Jack, kung mapapansin nyo itong shop niya, ayan, tuyong-tuyo, tapos walang grasa na, napabayaan na ng may-ari. Kasi yan ang umiikot yung sa loob mga ka-Jack, no? Itong may put na yan. Ito. Ayan. So medyo malabo ng konti. So yan ang mga ka-Jack, ayan. So, paano natin babaklasin yan? Siyempre, alisin muna natin yung wheel bearing nut dito sa center na yan. So, natanggal na natin. Ang kanyang wheel bearing, itong Nissan Sentra ay 30. No? And then, tatanggalin natin tie rod. Tatanggalin natin itong preno. Para makuha natin itong tinatawag na buong shaft na ito. Tatanggalin din natin itong tinatawag na tornilyo ng tinatawag na itong shock. So yan lang tatanggalin natin, tapos papaluin lang natin ito, ha? Huhugutin na natin mga ka-Jack. So abangan nyo mga ka-Jack, ganyan po ang pagtanggal natin ng tinatawag na shock sa transmission. So dapat na alagaan natin mga ka-Jack. Yan, babaklasin natin yung tinatawag na preno. Ayan, kompleto yan. So kaya subaybayan natin mga ka-Jack. Wala na. Ito? Yung higa na. Wala. Wala. Kaya sira, lalo sira. Eh mga ka-Jack, pag pinapabayaan, lalo nasisira yung mga bearing sa loob. Magpapalik na tayo ng buo nito. Naduro, parang may kulang nata eh. Tread natin muna. Sir, may kulang na doon sa tread niya. Ay, nalaglag? Ito. Nalaglag. Oo, yun o. Aray ka lang sa pin. So, mga ka-Jack, ano na nangyayari pagka pinabayaan natin ang ating sasakyan? Napuing lang ako. No? Napuing lang ako. Masyadong marumi sa ilalim. Pero, ano yung mga ka-Jack?
Ang nangyayari, no? Pagka napabayaan natin yung sasakyan natin, so ipakita ko ulit. Kaya mga kajak, makikita nyo pati dun sa loob, grabe, ayun, no? Ayan, walang krasa mga kajak. Masisira yun. Pag nasira yun, nako, lalong problema. So ganun lang mga kajak, hindi na natin alas yung tie rod. Ito na lang, tsaka yung tinatawag na hindi na natin alis yung ball joint. Itong tie rod lang, tsaka doon sa may shock, tsaka doon sa may tinatawag na preno. So yan lang ang mga inalis natin mga kajak. Tapos mamaya ibabalik na rin natin, no? Titignan natin kung wala na yung ugong na around 80 kilometers to 70 ay umuugong na siya. So subaybayin nyo muli mga kajak. So, mga kajak, nakabili na tayo ng pyesa. Yun ang problema natin mga kajak, pagka pinabayaan natin yan. Ang bearing dito, kasi sira na yung bearing ng velocity. Kulang-kulang na. Pinalalaglag na yung iba. Kaya bumili tayo ng bago. 1,000 plus. 1,050. Instead na grasa lang ang papalitan natin. Ganun talaga pag napabayaan natin. So, ayan ang nangyari. So, ayan, papalitan natin ng panibagong rubber boot. Tapos, grasa uli. Tapos, panibagong bearing. Kaya maugong na siya kasi bawas na yung mga bearing niya, nalalaglag na. So, ganyan, pagbabalik mga kajak. Hugasan muna natin. Kung meron kayong gasolina or diesel, panghugas lang. Para at least malinis-linis ang pagbabalik natin. So, mga kajak, para lang ma-idea tayo. Kung makikita nyo ito, bawas na yung bearing niya. Bawas na. Kaya yan ang nagkukos ng ugong. So bawas na yung mga bearing. Ayan. Tanggal-tanggal na yung mga bearing. Unlike sa bago. Tingnan nyo yung bagong mga bearing niya mga kajak. Masinsin. Ibig sabihin, buo siya. So ganyan mga kajak dapat. No? So yan, linisan muna natin. Yung shaft dun sa loob. Ayan. Tsaka natin babalik. Bawas-bawas na nakit. Bawas-bawas na po na. Maluwag na. Mga kajak, balik na natin. Uli. Saan mo yun ay sakit? Nagapit lang? Yan ang matibay kit. Yan yung matibay yung gilip ko. Yung tagbang. Ayan mga kajak.
Nung una po ay makita natin na sirang-sira yung boot na yan. Tapos binalik na rin natin yung tinatawag na bearing, no? Bumili tayo ng bagong bearing. So, yan, naibalik na natin lahat. So, ang pagkakalas nito mga ka-jack, ito lang, remind ko lang, no? Preno at saka tie rod, mahuhugot na po yung pinaka-shaft na yan. So, wag natin pabayaan mga ka-jack yan, no? Para sa ganun ay tumagal ang ating sasakyan. Mga ka-jack, sana meron na naman tayong bago natutunan sa araw na ito. No, ganun lang po yung ating pagkakalas sa ating shaft o yung velocity na yan. No? So maraming maraming salamat mga ka-jack. Nawa ay pakisubscribe ang ating channel at pakilike na rin po at pakishare para meron din po tayo maitulong sa iba. Salamat muli. God bless po.